Ito na nga, mga kababayan, si Vice President Edy Sara nagsalita na at parang, hindi lang parang, mukhang naiiyak-iyak na ang ating Vice President dahil ang sabi niya, siya daw ay pagod na at ang kanyang binabiyahe sa araw-araw ay napakalayo. Ang dami niyang mga hinaing sa buhay na mukhang siya ay nahihirapan na bilang isang DepEd Secretary, mga kababayan. Panoorin natin to at kayo na po ang humusga. Comment nyo na lang po kung anong masasabi nyo sa video ito. Ito na po. Sahay, ano, kanang kapoy na kayo ang kanang trabaho na po sa Department of Education. Usahay, gina-question na nako ang existence aning kalibutan na ni nga makaingon nagyo po usahay nga no, wala na lang po ni dagan o third term na po nga mayor sa siyudad sa Davao. Pero anang kagabi alas G's namin na human o meeting. Pagkahuman, kaganinang kadlaw, alas 2:45 a.m. ang ako ang alarm kay para mula ka umi sa balay ang 3:13 a.m. para makaabot mi sa first flight padulong sa Cagayan de Oro. Pagkahuman, paglanding na mo dito sa Cagayan de Oro, idiretso mi o Butuan. Kaya giyatuan na mo ang katong mga eskolahan nga nagpilot o matatag curriculum sa ilang grades 1, grade 4 o grade 7. Doon na po'y activity ang Vice Mayor's League dito sa Butuan City. Nagatupo ko pasalamat sa mga busy mayor o sa ilang o pag-auhag kanila. Nagingon ko nga kung doon na sila'y tingog sa ilang local school board, pwede ba masuportahan nila ang school-based feeding program sa Department of Education. Pagkahuman, nilupad mi og isa ka oras o 1 hour and 5 minutes ikan Butuan padulong din ni sa Tudela. Wala pa kibalo kung mahulog na ba ng chopper o dili pa. Nauna-una ka, Ginoo, mo na ba ni ang katapusang adlaw sa kuan kinabuhi. Kaya usahay mo uyog ang chopper, usahay mo wala ang yahag uyog, makaana ka, kung uyog ba ni mo, mauna ba ni ang ending. Ani nga adlaw ni. Pagkahuman, dingi sa inyo sa Tudela, unyak po diretso mi, dito sa Misamis Oriental, kaya mag-ato mi sa ato ang mga kaigsunang Muslim, maghatag mi sa ilahang pahalipay para sa paghuman sa ilahang Ramadan, sa ilahang selebrasyon sa Eid al-Fitr. Munang, pag makanungong ko mga ingana na kanta ma'am, kunya makanungong ko usahay, huwag ka nang naimuhumong sa kuha, huwag ka nang panayon lang. Kunya makita na ko ang mga learners, ang mga estudyante, ang mga bata, makita na ko nga luoy kaayo, kinahanglan yun kaayo o dakong pagbago, reforms sa Department of Education. Wala makaana ko nga siguro insakto pa, tama pa ang ako ang patindog ninyo sa tubangan ninyo as Department of Education Secretary. So, salamat sa inyong paghatag o kusog ka na ko karong adlaw. I extend my warmest greetings to all the participant learners of the 2024 Regional Festival of Talents and the Department of Education Region 10, the host division of Misamis Occidental. I am very happy and excited to join this amazing gathering of talents and passion involving our elementary, secondary, and ALS students. Pinood ko kaganina, nagpasalamat si RDR sa akoa. Yan siya, dagang salamat ha, kay Bianhi, yun mini mo sa Regional Festival of Talent. So, mo ito nakaingon ko sa iya ha. RD, ikaw raman po yung nangimbita na ako. Ang ubang region, Bisan Region 11 gani, wagani kong iimbita sa mga taga-Davao.
nalipay ko og dapo kay makahatag ko og higayon nga mahatagan og inspirasyon ang ato ang mga learners para sa ilang kaugmaon. First and foremost, congratulations to each and every one of you for being part of the Regional Festival of Talents. Your presence here speaks volumes of your dedication to excellence and determination to surpass limits. As we witness your skills and abilities on display, let us not forget the significance of this gathering. It is a chance for us to learn from each other, to grow together, most importantly, to inspire one another. Kung galing niya yung DR, duha lang ang naanimhi, ang mudao o ang makakatkon, to win and to learn. Each of you brings a unique perspective and talent to this gathering, weaving together a colorful tapestry of creativity that enriches our community. Let this festival not only celebrate talent, but also serve as a testament to unity, friendship, and the limitless potential that resides within you. I commend the Division of Misamis Occidental for embracing the challenge and opportunity of hosting this event. And I applaud the Department of Education Region 10 for their unwavering commitment to championing and celebrating the skills of our learners. The 2024 RPOT holds the power to ignite the passion within every learner, propelling them closer towards academic excellence and the realization of our goals outlined in the Matatag Agenda. To all our learners from elementary, secondary, and ALS, I want to give you a special shout-out. You are shining examples to your peers, and I am truly impressed by your dedication and your drive. As representatives of your respective divisions, you are already champions in your own right. Congratulations sa ato ang mga mentors and ato ang mga coaches. Your creativity and talents hold immense power to inspire change within your community. Keep shining bright because you are the future leaders who will make a difference. Daigon, unta ninyo pirmi ang atong kultura para mas maningkamot o mag-amuma ang tanan paadto sa usa ka mas hapsay, mas inadyaon, o kusog nga nasod. The Office of the Vice President and the Department of Education are proud of the exceptional talents of our Filipino youth. Within the framework of the Matatag Agenda, our mission is clear: to cultivate and nurture the diverse and numerous intelligences residing within each and every learner. Education, often heralded as the great equalizer, possesses the transformative power to break the cycle of poverty and inequality. Habaw mo, pag ang mga kabataan na ang ako ang kaistorya, ginapasimple na ako og sabot sa ilaha tungod sa kaimportante sa ilang kinabuhi ang edukasyon. Pananglitan, itang tanan hindi sa sulod ani gym, mga graduate of nursing, mao ni ang atuang graduation ceremony. Doon na tayo isa ka classmate, ang ilang pamilya wala maglisod. May kaya ang ilang pamilya, maayo ang ilang negosyo, dako og kita, ang iyahan, amahan, inahan, na ay negosyo.
posisyon na pagiging trabaho, doon na pagiging sideline, wala siya maglisod sa iyahang pagkaon kada adlaw, wala siya maglisod sobra-sobra ang iyahang baon, wala siya maglisod o bayad sa iyahang tuition para maiskwila o nursing. Ang atong isa ka classmate gikan sa pamilya nga pobre, maglisod o pakaon sa ilang mga anak, inadlaw lang ang kwarta nga muabot. Ang bata, usahay na ay kwarta, usahay wala, usahay makakaon, musulod sa eskwalahan, usahay di. Ang iyahang tuition, inutang din ha, para lang mabayaran ang iyahang tuition. Pero kining adlawan na ni, nga no, greatest equalizer man ang edukasyon. Tungod kay, kitang tanan, walay dato o pobre ka nato. Kay pariho tatanan na human o nursing. Buot pasabot, kitang tanan, doon na nay oportunidad na makatrabaho isip nurse o makasweldo o mas arang-arang kontra sa kung ang isa ka tao wa mahuman o eskwela. Grade 2, grade 3 lang ang nahuman o eskwela. O ka na, ang pasimple na explanation na ko sa mga kabataan na unta, inyuhang madam o mapasabot kanila ang importansya sa ilahang pagtuon o sa ilahang pagpaningkamot para sa ilahang edukasyon kay kana para sa ilahang kaumaw. I also want to say a big thank you to all our teachers, coaches, and trainers who have been working so hard to help our contestants get ready. You are the real heroes, believing in each and every one of our learners and helping them reach for the stars. Daghang salamat sa inyong serbisyo sa atoang kabataan. Kabaw mo na ay kakulangan sa mga magtutudlo sa tibuok kalibutan. Okay, bawo mo sa ako ang trabaho as President of the Southeast Asian Education Ministers Organization o SIMEO. Ganahan kung gusto yun sila mo recruit o mga Pilipino na mga teachers. Tungod kay resilient, matatag, pugihan, masipag, o maayo mag in English. Maunang takbo kayo ko o pagsaludo sa ato ang mga teachers, sa ato ang mga coaches, sa ato ang mentors na nagpabilin dinhi sa kainit sa ato ang nasod. Pagsaludo sa inyong tao, kay pwede man ta mo manlakaw, pwede man mo mga to bisan asa nga nasod naku kayo o sweldo, pero kamo gipili ninyo nga mo serbisyo dinhi sa ato ang nasod.